guys, welcome back to my channel, Nanay Ems. So, sa ngayon po, ang isi-share ko sa inyo ay tungkol po sa paano kung ikaw ay nabinat sa panganganak. Ito ang mga sintomas nito at ano ang mga dapat iwasan at ang mga dapat gawin. So, bago yan guys, kung bago ka pa lang sa channel ko, mag-subscribe ka na at i-click mo na rin ang notification bell para po updated ka sa mga susunod kong videos. So guys, meron ako dito ng sampung. So, dito sa amin ang tawag ay lakadbulan. Pero sa Tagalog ay sampung. So, meron din ako dito ng planeta. Toniko. Siguro familiar na kayo sa toniko. At saka, meron din ako dito ng dahon na anunang. So, ayan guys. Ayan po. So, yun nga. Ang tanong kung ano po ang mga sintomas ng binat katawan o meron kang nararamdaman. Kasi noon po, nung nanganganak pa ako, naranasan ko talaga. So, at saka naniniwala talaga. Pero iwan ko sa inyo kung maniniwala kayo o hindi. Basta, isi-share ko lang po sa inyo kung paano nga mga mami dyan, sa mga nanay, o sa mga nanganganak dyan, sa mga asawa. Pwede rin po inyo i-share sa asawa nyo o sa mga friends nyo. So, kung sino man po ang nanonood ngayon, siguro, kailangan mo na malaman po ito. Dahil, syempre, hindi natin alam kung ano nga ang nararamdaman natin. So, bibigay po ko sa inyo yung mga sintomas. Kung naranasan mo na po na minsan, masakit na masakit ang ulo mo. At saka, kahit na uminom ka ng body physics, ay nandyan pa rin. Lalo kung minsan, may nalaglag na isang bagay sa sahig, tapos dadamputin mo yun, siyempre, yuyuko ka. So, yung minsan, masakit na masakit talaga. Hindi ko nga kaya yumuko. Hanggang ngayon, hindi ako yumuyuko. Yung kinukuha ko na lang yung paa ko para makuha ko yung isang bagay na nalaglag sa sahig. At saka yung nararamdaman nyo na minsan masakit dito lang ang masakit. Nararamdaman na nyo yun? Ako, nararamdaman ko na po. Yan po ang number one. Number two, palagi kang may lagnat. So, nararamdaman mo na bakit palagi kang may lagnat pabalik-balik. Saka yung laman natin, parang yung buong katawan natin, nararamdaman natin na ano, parang nanginginig o nagpintik-pintik, ano ba yan sa Tagalog. Parang gumagalaw-galaw dito ang laman natin. Binat na yan. Pangatlo po, yung masakit. Masakit yung puno ng buhok nyo, naranasan na nyo. Yung minsan, ako naranasan ko talaga, masakit ang puno ng buhok ko. Kung nagsusuklay ako noon, sumusuklay ako ng paganyan, masakit na masakit, parang ayokong suklayin. So, ang gagawin nyo po, kahit asawa nyo, o kaya may mga kasama kayo sa bahay, o kaya yung nagpa-anak sa inyo na kumadrona. Kasi sa akin, nanganak lang po ako sa kumadrona. So, yung ginagawa ko, tinatawag ko na lang yung nagpaanak sa akin. At saka, ang ginagawa niya, mula dito hanggang palikod, lahat ng ulo ko, yung ginagawa niya, ginaganyan. Isa-isa yan. Ganyan. Ang sarap sa pakiramdam kung ginaganyan na. Lahat yan, hanggang dito. Yan. Tapos, tinatanong ko siya kung bakit. Sabi niya, nabinat ka niyan. Kasi minsan tayo, minsan nararamdaman natin na mainit na mainit. So, kailangan natin mag-electric fan. Bawal pala yun. Kasi, yung panuhot, yung hangin na papasok dito sa ulo natin. So, kung ganyan, ganyan na ang ginagawa sa akin. Ang sarap sa pakiramdam pagkatapos niyan. At saka, oo.
ano, masarap sa pakiramdam na. Parang nawawala yung dati na minsan parang nararamdaman mo dyan na masakit sa mga puno ng buhok mo. Ramdam nyo po yun. Yun, binat na po yun. Kailangan nyo na kahit na kung may mga kasama kayo sa bahay, ipaganyan-ganyan mo na. So, number 4 po, yung kung nararamdaman nyo na nanlalamig kayo tuwing hapon. Yun. Dati nga, sumusuot ako ng sweatshirt o kaya ano, jacket at saka ng kapadyama pa ako. Kasi ang lamig talaga. Malamig na malamig. Pang-apat, minsan, naranasan na ba nyo na malabo ang paningin nyo sa mukha ng tao? Minsan nga, hindi ko na nakikilala yung kasalubong ko na tao kasi, ano, hindi ko na nakikilala. Malabo na talaga, malabo na ang paningin ng isang tao. Hindi na siya. Tapos, yung ramdaman pa na masakit talaga ang mata mo. Parang, minsan nga parang malalaglag yung mata mo. Minsan. Ako naranasan ko na talaga. Tapos, yung kasunod po, dinudugo ka na sobra na sa araw. Akala mo lang menstruation. Yun pala, nabinat ka na. So, yun guys. Yun po ang mga, yung naranasan ko, yun po. Ganyan. So, ano po ang mga dapat gawin o iwasan natin? So, unang-una, huwag magbuhat ng mabibigat na bagay. So, dahil bago tayong panganak, huwag na tayong maghat ng mabibigat na bagay o kaya yung paglalaba ng marami. Pwede rin maglaba yung mga gloves lang ng anak nyo o mga shoes ng anak nyo, anak natin. Madali lang naman niya ikusot. Yun guys. At saka, huwag na munang gumamit ng cellphone. Huwag na munang mag-chat-chat, mag-text-text. Huwag na muna. O kaya magbabas. Yun guys. Ang kasunod pa po, iwasan na natin o iwasan na ang mag-isip-isip ng mga problema. So, muna yan. Yun yan. Isang tabi na muna. So, iwasan nyo na ma-stress. Ang kasunod naman, iwasan natin na lumabas ng bahay tuwing hapon, kaya gabi. Kasi may hamog na yan. Kailan kung bakit tayo nabibinat. Kung lalabas din tayo o lalabas din kayo, kailangan may balot kayo o kaya yung ulo nyo nakabalot sa tela ng malalapad. Kailangan o kaya magkalo na lang kayo kasi ang kalo available sa bahay natin. Nasa lalagyan na yan. Iwasan na ang palaging naka-electric fan. So, ayan guys. At saka kumain ng sustansyang pagkain. Yung kanin talaga. Saka yung ulam na kailangan natin sabaw-sabaw kasi yung anak natin ay magdidikit sa atin. Kung ano man po ang ating kinakain o iniinom, dinididik din ng anak natin. O, diba? At saka iwasan na natin na uminom ng mga malamig na tubig. Kaya kung pwede, maliligo tayo sa araw-araw, palaging may mainit na tubig. Ayun guys, may kasabay na mainit. Kumain ng gulay, kasi masustansya ang gulay. At saka may prutas. Iwasan natin na minsan hindi talaga maiwasan na aaway yung isang mag-asawa. So, kung hindi nakakain, so kailangan natin kumain pa rin. Kahit na anong mangyari, kumain pa rin tayo. Kasi kawawa ang mga anak natin. Dahil kung magkasakit tayo, tayo din ang kawawa. So, ang mga first aid po ang gagawin ko. So, kumuha kayo ng tela. O, ito po, bikis ng anak ko. Yung eldest ko niya. Ngayon, ano na siya? 19. So, 19 years old na siya. Kasi, yung ibang gamit ko, naibigay ko na rin.
sa mga nangangailangan. Kasi hindi ko naman kailangan yung kailangan ng ibigay. So, ito ang naiwan. So, ang gagawin nyo guys, kumuha kayo ng dahon ng hanunang. So, ang gagawin nyo, kailangan ganito na. Ilagay ninyo dito at saka ilagay na dito. Ayun. Tapos, itali mo sa likod. Ako, nakatali na yan. Hanggang umaga, nakatali na yan. Kasi, kinaumagahan yan, magaling na ako. Para na akong si Batman. Nice. Yun. Tapos, itong sambong naman, kailangan hugasan nyo at saka ilaga nyo ng tatlong tasa o tatlong baso na tubig. Pakuluan. At saka, pag kumulo na, ipalit na nyo. At saka, yun na ang gagawin nyong tubig. Iinumin na nyo. Yun, guys. Tapos, yung ginagawa ko pa, yung tonic ko, baso ako dito. Ito. Palagi akong umiinom araw-araw ng tonic ko. Ganyan. At saka, baka meron kayo dyan ng yung tinitinda sa market na mga gamot-gamot. Yung nakalagay sa malaking bote na mga gamot-gamot. Tapos yun ang nilalagyan ko ng tonic ko. So, ayun guys. Araw-araw umiinom ako ng tonic ko. Yan ang ginagawa ko guys. Nakaganyan ako. So guys, kung hindi pa nga kayo gumaling o hindi pa makuha, so kailangan na ninyo magpa-doktor. O kaya magpa-check up na kayo sa doktor. So, ayun guys. Basta huwag nating kalimutan ang kumain ng kumain para tumaba tayo. Kasi akalain mo naman, nanganak tayo. So, kailangan natin magpahinga na muna. O kung may trabaho ka man, kailangan natin magpahinga isa o dalawang buwan, diba? Para rin sa atin yan. Kasi kawawa yung magiging anak natin kung ano man ang mangyari sa atin. So, akalain mo pa naman. Lalo na kung, syempre, kailangan natin, yun, magpahinga. Magpahinga mga na nga. Hindi pahinga. Pahinga lang. Iwasan ang magtrabaho muna. Yun, guys. So, yun ang sinasabi ko pabalik-balik na nasa sa inyo yun kung gagawin nyo o hindi kasi wala namang masama pero sa akin ginawa ko na po. So guys, sa hindi pa po nakapag-subscribe baka naman po please subscribe and click the notification bell para po updated kayo sa mga susunod kong videos. So sa mga nag-react, sa mga nag-comment. So, salamat talaga. Dahil kung hindi dahil sa inyo, hindi ko po naabot ang 600 plus na subscriber. Thank you po.